Danielle, oh, isa sa pinakamalaking problema natin ngayon ay ang pagbabudget ng ating pera. Ang hirap naman kasing pagkasyahin ang karampot na kita, lalo na kung marami kang kailangan bayaran. Well, ano naman kaya ang diskarte dyan ng ating mga mommies? Paano nga ba nila binabudget ang pera para sa kanilang pamilya? Let's all watch this. Breakdown ko muna yung mga need kaysa yung sa wants. Tapos yun, pag natira, may natira, yun doon na yung ibabudget ko para sa mga pagkain. Unahin ko muna yung mga grocery. Pag hindi naman kailangan talaga, kung ano lang yun po yung kailangan sa araw-araw, yun lang po ang gagastusin. Stick lang dun sa budget, stick lang dun sa kaya nung budget mo. Kasi ang pinaka-basic, oh, bahay, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. So dun na muna. Ginagawa ko, kunwari, bibili ako ng 1 kilong galunggong pag ako lang ang nagbabudget. Yung 1 kilo na yun, hahatiin ko yun. Yung isa, tapos sa buwan ko, yung kalahati, ipa-fried ko para meron pa akong ulam sa gabi. Totoo lang, wala nang savings na pwedeng mangyari sa panahon na ngayon. Meron ding tira, mga 200 pesos. Nagsisave na ako ng 1,000 sa 6,000 na sahod ko. Hindi namin maiwasan na umutang kasi ang taas ng mga bili. Alam mo ba, kaya nga ayokong kumain ng masarap eh. Kasi pag nasanay ka na na medyo masarap yung kinakain mo, nadadagdagan yung expenses natin, di ba? Yan yung loan. So, dyan pumapasok yung umuutang tayo. Siyempre, lahat na aware naman tayo sa mga utang, sa mga lending. So, normal naman siguro yun sa sobrang taas ng bilihin. Mag-extra income, magsa-sideline ka. Kasi ako minsan pag kulang ng budget, nagsa-sideline ako. Ikaw, Daniel, paano ba mag-budget ng pera mo? Ako, nagbabudget ako ng pera sa sweldo. Lagi kong tinatabi yung ano. Una, magtatabi muna ako. And then, tsaka ako gagastusin yung mga kailangan. Ganun pero ako lagi. The best yung sinabi ni Elena kanina nung in-interview siya, di ba? Hindi na lang daw siya kakain ng masarap masyado dahil tataas yung expenses. Pero yung mga mami, no, kasi di ba sa bahay, talagang ako yung mami ko talagang parang siya accountant sa amin. Siya yung nag-monitor talaga ng mga gastos. Tama. So, Chi, pagunay pa rin yan ay makakapanayam natin si Ma'am Louise Antoinette Santos o mas kilala bilang Mommy Practicality, isang content creator and lifestyle blogger. Good morning po, Ma'am Louise! Good morning! Good morning sa lahat po nanonood ng Rise and Shine Pilipinas! Good morning, Ms. Chi and Sir Daniel. Hello! Hi, Ma'am Louise, si Chi po ito. Well, paano po ba ang pinakamagandang tips na makatipid po ang mga mommies? Lalo na po ang dami pong gastusin ngayon talaga naman sa buhay. Nako, unang-una po dyan, no, tama yung sinabi ni Sir Daniel kanina na yung sweldo niya ay pinapartition niya. So 20% ang formula ko is like this, no. I-share ko lang na 20% kailangan bayaran natin yung sarili natin, meaning ilalagay po natin yung 20% sana sa savings natin. And then 50% to 60% para sa ating utilities, ating bills, and then the remaining itabi po natin sa ating mga wants or sa charities kung meron po tayong extra. Tapos, syempre, importante din po na we live within our means. Alamin po natin kung ano yung ating mga pangangailangan talaga versus dun sa nice to have o yung mga wants po natin. Louise, nakakatulong din po ba na merong ano, yung mga mommies, no? Nakakatulong din po ba na meron tayong listahan ng mga gagastusin natin? Yes. Alam nyo, ang mga mommies, pati mga nanay nyo for sure, meron silang notebook na listahan ng lahat ng monthly expenses nila, lahat ng savings nila, lahat ng babayarin. Nakakatulong po talaga ang naglilista kasi nakaka-stick tayo sa budget na meron lamang tayo. Para siyang piring, no? Kapag tayo namamalengke o kaya tayo nag-grocery,
kapag meron tayong listahan, focus lang tayo so kung sa mga kung ano lang ang kailangan nating bilhin. So hindi tayo na over budget kapag meron po tayong listahan. Even with menu planning, kapag meron po tayong listahan na ng recipe na ating lulutuin for the whole week, nakakatulong po yun na makatipid tayo and mag-stick po tayo sa ating budget. So ang mga nanay, mahilig talaga sa mga listahan yan para magkaroon din tayo ng discipline sa ating mga sarili and malaman din natin kung ano yung ating mga priorities. Okay, Ma'am Louise, in an ideal world, talaga pwede tayo maghati-hatiin natin ang ating pera, di ba? Pero paano yung sapat lang ang pera nila sa pang-araw-araw, pang-buwanan lang? Eh, di ba kailangan din save din tayo para sa ating emergency fund? Paano yan magagawa kung minimum wage earner ka, naubos na yung pera mo, gaya nga nung kaninang mga na-interview, di ba? Zero na daw ang savings at the end of the month. Maraming paraan po na pwede pa rin po tayong makatipid. Unang-una yung nabanggit ko kanina is to really live within our means. And maging mapanigurado po tayo na kapag sale po kasi, di ba, ang isip natin, ako makakatipid ako nito. But hindi po palagi na kapag sale ay nakakatipid tayo, lalo na kung ang mga items na binibili natin, ina-add natin to cart, ay hindi naman natin kailangan. So, sa pang-araw-araw po, no, pwede tayong makatipid sa kuryente, sa utilities natin. At the end of the month, kapag walang gulatan, kapag dadating na si Judith, yung ating hindi paboritong bisita sa ating mga monthly bills na dumadating. So, sa kuryente, kapag hindi natin kailangan, hindi natin ginagamit, patayin. Ang tubig, pati ganyan, pwede natin patayin. Pwede tayong mag-recycle. Pwede tayong, let's say, sa mga libro ng mga bata, mga notebooks, kung ano mga pwede pa po nating gamitin po natin. So, in that way, meron pa rin po tayo at meron pa rin po tayong maiisip na paraan para tayo makatipid. And also, kung meron po kayong time pa, mas maigi po na magkaroon tayo ng extra income from other sources. So, yun po ang palagi ko rin na sinasabi na you can even do a sideline. Pag kunyari, meron kang trabaho, pwede ka rin magbenta online. Pwede mo siyang gamitin, gawin during weekends. Look within yourself kung ano po yung mga skills and talents na pwede niyong i-offer sa iba para magkaroon ng dagdag kita. Well, siguro yun na lang talaga, no? Pagkat medyo talagang kumbaga, sagad ka na, magdagdag ka na lang ng income. Para mas may save ka. Kailangan may mga, tawag doon, racketeers. Oh. Mga racket. Ma'am Louise, since nabanggit niyo po yung other income, may mga tips po ba kayo kung paano sila magkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan ng hindi na isa sa alang-alang po yung oras sa pamilya? Unang-una po, no, lagi nating iisipin yung why or yung bakit tayo nagtatrabaho at bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ay unang-una ay para sa ating pamilya. So, dun sa extra income or racket, pwede nyo naman po itong gawin after work or during commute ng work. O kaya during weekends, magtatabi lang po tayo ng oras para magawa ito. Pero priority pa rin natin ang ating mga anak. So, ang dami po natin ngayon na mga extra income na pwedeng gawin. Affiliate marketing, kung nalalaman niyo po yun, pwede po yun sa mga e-commerce sites. Pwede din po yun sa pagbebenta via commission, may drop shipping. Ang dami po talagang pwedeng gawin na online jobs, pwedeng magsulat, pwedeng kung ikaw ay marketing professional, doon din po kasi ako nagsimula after ko mag-resign. So, tinignan ko kung ano po ba talaga yung mga skills na meron ako, kung ano yung sa tingin ko magaling ako, at yun po yung mga services na in-offer ko sa iba at my own time na ang inuuna ko pa rin po ay ang aking pamilya. So lahat po naman ay posible nating gawin, mga nanay. Naku, mga nanay talaga, it's very resourceful and ano talaga, lahat ng pwede nating gawin, gagawin natin para sa ating pamilya.
Well, yun ang maganda kasi nga highly globalized ng ating mundo, Daniel. So, ang dami ng opportunities all over the world, di ba, na pwede natin makuha sa internet. Pero, okay, may notion kasi mga tao, Miss Louise, na pagka, di ba, sabi nyo nga kanina, dapat live within your means. Ngayon, may notion sila na dapat huwag gamitin ng credit card o pang-uutang. Pero ano ang best way para gamitin ito na makatulong sa atin to actually manage yung cash flow na pumapasok po sa ating finances? Alam niyo, meron akong mga content about credit card kasi dati rin po akong nalubog talaga sa utang. And ang hirap po talaga malubog sa utang dahil wala kang peace of mind at lagi ka nasa stress. So, ito ang pinaka aking natutunan sa paggamit ng credit card o yung sa pangungutang sa mga financial institutions, no? Maglista pa rin po tayo kung ano po yung ating kinakaskas sa credit. We need to list down kung ano-ano ang ito. At pagdating na ng bayaran, kung maaaring magbayad more than the minimum amount due or mas maigi po yon na bayaran po siya ng buo. Also, ang sabi nga nila ay mas maiging magkaskas sa credit card kung ang pagkakaskasan mo o yung expense mo will let you earn more money. For example, gagamitin mo siya sa isang negosyo. Yung 1,000 na kinaskas mo, add mo doon yung mga interest, pero ang bentahan mo naman doon, let's say, ang kinaskas mo 1,000, pero ang profit mo doon ay 2,000. Kung gagamitin mo ang credit card mo para sa kumita ka pa ng extra income, okay din yun. Basta ang importante, babayaran po natin siya on time, huwag malilate para hindi po tayo mataasan ng interest rates and kung maaari po ay mas mataas sa minimum amount due. Pero alam mo, as a mom, Daniela, ang ginagawa ko, pinapatulan ko yung mga credit card na yung mga babayaran mo na 0% interest na babayaran mo in 1 year. So parang ang laking tulong nun sa'yo, di ba? Pero wala namang interest, so okay lang. Sa di ba, pagka bibili ka na, mag-book ka, mabilis yung kasi, oh, di ba? Oo, correct. Ano, and meron din mga mga rewards na binibigay minsan pag ginagamit mo yun. So, siguro yun rin mga pwedeng makatulong sa atin na tips. Alright, very helpful po yung mga tips na na-share sa atin ni Ma'am Louise. Malaking tulong ito lalo na para sa mga nanay na minsan ay nagigipit. Saktong-sakto yan para makaiwas tayo sa stress sa pera. Well, muring maraming salamat po Ma'am Louise Antoinette Santos. Dami-dami natutunan po sa inyo. Maraming salamat din po PTV4, Rise and Shine Pilipinas, Ms. Chien, Sir Daniel, at sa lahat po ng mga nanonood for having me. Please follow me on social media. It's Mommy Practicality. And also my blog, it's mommypracticality.com. Maraming salamat po! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day!